Hi guys, so since sinabi ni Sara Duterte na umuubos po siya ng 1,500 para sa ice cream at tsokolate dito sa 7-Eleven, so tignan natin no, kung may katotohanan ang sinabi ni Sara Duterte. So kanina nag-aya ang aking anak na bunso na bumili lang ng ice drop. So naisip ko, sige tara pagbigyan natin no, para mabigyan ng katarungan yung sinabi ni Sara na sa 7-Eleven daw po ay mahal. Actually, para sa akin no, bilang isang dating negosyante, isang paninira po yung sabihin ng pangalawang pangulo na mahal sa 7-Eleven. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, di ba? Ay sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So, ayon na nga dito kay Sara Duterte, na yung 1,500 niya, ang kayang bilhin na lang sa 7-Eleven ay ice cream at chocolate. Kaya, eto, binibigyan ko yung aking anak na ang kukunin lang sana ay ice drop. Kaso, since nakita niya yung bagong labas ng Selecta ng strawberry and cookies, kaya napamahal yung ating binili. So, at since nakita ko din na marami na pala mga bagong flavor ng ice cream, kasi matagal na talaga akong hindi kumakain ng ice cream dahil hindi ako masyadong fan ng ice cream. Kaya napabili rin ako. So, ayan. Tignan natin, no? Ang plano ko talaga, ice cream na ang bilhin namin. Alam ninyo, ang 7-Eleven ay isang convenience store. Kaya kung ikukumpara natin yung presyo nila sa mga sari-sari store, di amak talaga na mas medyo mahal ng konti yung kanilang paninda sapagkat sila'y naka-aircon, may mga empleyadong binabayaran, gumagamit ng kuryente, ng cash register, and kumpara po sa isang sari-sari store na hindi naman aircon, at usually ang mga tindera sa sari-sari store ay yung mismong may-ari ng sari-sari store. Pero kung gusto natin na yung ating 1,500 ay maraming mabili like bigas, groceries, sardinas, corned beef, Lucky Me, at kung ano-ano pa, ang kailangan nating puntahan ay ang mga grocery na nagbebenta ng mga wholesale, kung saan yung mga sari-sari store ay doon namimili ng kanilang paninda. So, doon kaya nating i-budget yung ating 1,500 na pang buong pamilya na. Pero natural, kung sa 7-Eleven ka bibili, huwag mong asahan na buong pamilya mo ang makikinabang sa 1,500 mo. So, ayun na nga, magabayad na sana kami sa cashier. Kaso, biglang nakita ko yung chocolate. So, tinignan ko. At yung aking anak ay kumuha ng Cadbury. So, ayun, medyo napamahal tayo sapagkat yung Cadbury ay nagkakahalaga ng 117. So, yung ice cream ng anak ko, nagkakahalaga ng 135. Tapos yung binili kong ice cream ay nagkakahalaga ng 60 pesos. So malinaw po dito na hindi po ako umubos ng 1,500 para sa ice cream at tsokolate lamang. So nasa 300 lang po ang aming binayaran. 312 to be exact. So yun lang po yung aming binayaran. So ulitin ko po, kung gusto nating makatipid, maraming mabili, so ang punta po natin dapat ay sa mga grocery store kung saan nagtitinda ng wholesale. At huwag po natin lagi isisi sa ating Pangulo ang pagtaas ng presyo ng bilihin or ang mahal ng bilihin, sapagkat ito po ay problema, no? Hindi lamang po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Ito po ay problema ng buong mundo. So, ayun po, ulitin ko. Kung tsokolate at ice cream lamang, hindi naman kailangan umubos ng 1,500. At kailangan mo ring mag-budget, ano? Ang tsokolate at ang ice cream ay luho na po ito. Kaya kung gusto mo magluho, natural, kumastos ka ng mahal.